Morning po Mama at Yasi. So ma'am, ito na po ma'am yung ating sewing machine po ma'am. Yung na-order niyo po sa ating shop sa mga to sewing machine sa TikTok. Okay? So ito po ma'am yung freebie siya pong foot pedal, yung freebie siyang needle at saka sinulid at bobbing. So ganito po ma'am yung full setup po natin ma'am. Okay? Kailangan niyo po makita at malaman kung paano po natin siya ma'am ipu-full setup. So ito po ma'am yung converter freebies niya po ito ma'am. Okay? So huwag niyo po yan ma'am kakalimutan, gamitin sa ating sewing machine. Kasi ito po ay inverter po ma'am. Ayan, okay. So ayan po siya ma'am din. Isasaksak po natin ito ma'am sa regular outlet natin ma'am. So ito po yung regular outlet natin. Okay. Then ito naman po foot control ng ating sewing machine is dito po natin ma'am isasaksak. Ayan. Okay. So ayan po siya ma'am. Then, meron pong saksakan dito sa foot pedal tsaka dito sa sewing machine natin, ma'am. Dito po siya sa gilid. Ayan, baba lang natin para may saksak natin. So, ito po siya, ma'am. Then, meron pong siyang switch. Ayan, on and off switch po natin yan, ma'am. Okay? Then, maglalagay po tayo dyan ng sinulid po, ma'am. Para makita nyo po kung paano po tayo maglalagay ng sinulid mula sa itaas papunta sa needle. Ayan po siya, ma'am. Yung spoon thread natin, ma'am, ito po siya. Ilalagay natin yung bobbing. Itong freebies natin dito. Tapos, itatali nyo po yung sinulid nyo at aapakan nyo na po siya, ma'am. Kaya na po siya, ma'am. Natakbo at nagana po siya, ma'am. Okay, pagkatapos mag-refill, ilalagay nyo po dito. Then, kukuha po tayo ng sinulid natin at ilalagay po natin. So, ito po, ma'am, yung sinulid natin, ma'am, at Yasi. So, sundan nyo lang po ito, ma'am. Ayan po siya. Ayan, then isasabit ko po dito ma'am. At kung mayroon po kayong katanungan ma'am, huwag niyo po kakalimutan mag-message sa ating FB page po ma'am. Okay? So ayan po siya ma'am, isasabit ko po dito. Kailangan po nakataas po yung pressure foot ha? Ayan po siya yung tama po at accurate. Gaganito po natin siya ma'am. Ayan, okay. Then dire-diretso po siya dito ma'am. Then may hook po doon na maliit. Itataas lang natin ito ng konti para umangat po siya. So ayan po ma'am, ayan. Okay, pagkatapos dire-diretso na tayo dito, isa, tapos dalawa. So butas na po ng karayom, ganyan lang po siya ma'am kadaling gamitin. Huwag po kayo matension or mag-alala na hindi niyo po kaya. Kaya po yan ma'am, basta alalayan ko po kayo kung mayroon po kayong makakalimutan po ma'am at Yasi. Ipapasok natin yan ma'am sa butas ng karayom. So ganito po siya, mula dito sa harapan, papunta po sa likod. So ayun po siya ma'am, okay. Ganyan po siya pagpasok natin sa butas ng karayom. So ayun po siya ma'am. Din sa ilalim naman po ma'am sa ating may bobbing. So ganito po yung gagawin nyo po ma'am. I-open nyo muna po siya. Ayan. Then pag masdan nyo, pwede nyo po tingnan yung bobbing natin ma'am. Ayan. Okay. Then pwede nyo po ito tanggalin po ma'am at Yasi. So ito po siya ma'am. Ayan. So ito po yung sinasabi ko ma'am na mag-spoon thread po tayo doon sa itaas. Okay. Doon po siya ma'am mag-spoon thread. Ayan. Diyan po tayo mag-re-refill or magpupundo ng sinulid. Pagka mapunduan po natin siya ma'am, ilalagay po natin ito ma'am. Pag nailagay natin, may maliit po doon na parang hiwa. Ayun po siya, pinakagilid. Ayan. Then papunta po siya sa kaliwa. Ayan. Pag kasi hindi nyo po sinabit po dyan ma'am, maaaring pangit po yung tahi ng sewing machine natin. Ibig sabihin po, may buhol, may maluwag na tahi sa ilalim. So ayan po siya ma'am, okay? Then pagkatapos naman po niya ma'am, hawakan niyo po yung mismong sinulid nang galing sa karayom. Ito po siya ma'am. Okay. Pag nahawakan niyo po 'yan, ganito po siya ma'am. Pag nahawakan niyo, ikutin niyo 'to ma'am. Kasi para makain niya po yung sinulid dito. So ang ikot nito po pababa po siya, hindi pa atras doon. Ganito po siya ma'am, ayan. Makikita niyo po magsasama po yung dalawang sinulid. Then siyempre, hilayin ko po yung kaliwang sinulid ko. So, ayan po siya, ma'am. Then, nagsama yung dalawa, kukunin natin yan. At, ipapasok natin sa likod. Ayan po, ma'am. Pasok dyan, lagay natin dyan. Siyempre, kukuha po tayo ng tela para matesting natin, di ba? So, ganyan lang po siya, ma'am, kadaling gamitin. Itong sewing machine natin, ako po ang bahala mag-tutor sa iyo, ma'am, at Yasi, kung mayroon po kayong katanungan. Okay? Ma'am at Yasi, hindi lang po ito pang maong pang cotton. Lahat po ng tela pwede niyo po tahiin dito ma'am at Yasi. So ayan po siya. Papaapakan po natin yung pedal natin ma'am. So ayan. Sabi, napaka solid po siya ma'am.
Okay? So ito po siya ma'am, yung tahi po niya. Wala po siyang laktaw at wala rin po siyang tuhog. So ayan po ma'am, oh. Sa ilalim tsaka sa ibabaw. Napakaganda po siya ma'am. Ngayon, kung gusto niya po mag-sigsag, pwede niyo po sa ilipat ma'am. Ayan, ilipat niyo lang po itong sewing machine natin sa sigsager. So saan po natin makikita yung sigsag natin? Okay. So ito po ma'am, atras abante, reverse. Then dito po yung distance. Dito naman po yung sigsag. Kung anong sigsag ang gusto nyo, yung tamang-tama lang po siya. Hindi naman po siya malaki, hindi naman siya maliit. Kumbaga medium. Then dito, mag-adjust po tayong distance natin dyan. Pwede po siyang 2, pwede po siyang 1.5. Fine po siya ma'am, ayan. So napakabilis po yan ma'am. Grabe, ang solid. Ayan o. No. Ngayon, kung itatanong nyo naman po, para saan po ito? So ito po ay position needle. Ibig sabihin po nyan, para po yan sa mga magic zipper, invisible zipper, para hindi pumaputol yung karayom nyo. Let's say ang gusto po natin tahi, is tatahi po tayo ng zipper. So ito po, para maiwasan po yung zipper, halimbawa itong zigzag, so iwasan niya, ilalagay mo po siya sa kanan. Ayan. So tingnan nyo po siya ma'am, ayan o. Then, ilipat niya ma'am po sa kaliwa. Ayan, yung iwasan niya po, kumbaga, yung zipper natin ma'am, para hindi po maputol yung karayom. So yan po yung purpose nitong tatlong needle dito. Ito naman yung ordinary. Okay, pang yan ang ginamit mo sa zipper, mapuputol palagi yung zipper karayom mo dahil nakasintro po siya sa mismong zipper pot. Ito po yung sinampol ko dito ma'am at Yasi. Ito po siya. Ayan. Ayan po siya. Ito pasada ng kaliwa sa zipper itong zigzag. Din ito naman po is pasada niya sa kanan. Pang zipper lang po ito ma'am at Yasi. So okay po ma'am at Yasi, maraming salamat sa iyo. God bless and more power po. Huwag niyo po kakalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Mato Sewing Machine, yung YouTube channel ko. Then yung Facebook page ko, Mato Sewing Machine Vlog. So ayan po, kompleto na po yan ma'am at Yasi. Maraming salamat po sa iyo.